Ang may question lang ako is how about yung doon sa Matthew 24, what it is referring to? Like yung mga calamities, yung world war, yung rumors of war, earthquake. So parang ang nasa isip kasi natin, ang konsepto kasi natin, pag sinabi yung sa Matthew 24 na mga mangyayari, the future, and yung mga binanggit doon ay parang nasaksihan sa ating panahon. Yes po. Na wari bagay nagsasabi na yun yung palatandaan ng last days. Mm-hmm. Yung mga sinabi ng ating Panginoon doon sa science. Kailangan kuhanin natin yung konteksto ng Matthew 24. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo ay sagot niya doon sa mga katanungan ng mga apostol. Ang mga katanungan ng mga apostol ay merong scope. Ang tanong kasi ng mga apostol, ganito, sa verse 3 no, ng chapter 24, sabi nila, kailan po ba mangyayari ang sinabi ninyo? At ano po ang mga palatandaan ng muli ninyong pagparito at ang katapusan ng mundo? So ang tanong kasi nila tatlo, kaya dapat masegregate natin yung mga sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa ilalim ng mga tatlong katanungan ito. Mm-hmm. Ang una, yung kasing tanong ng mga apostol nag-arise dun sa sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Ano ba yung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo? Nandun sa verse 1, patuloy. Sabi niya, sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Magigiba ang lahat ng iyan at walang may iwang magkapatong na bato. Ang tinutukoy niya yung templo kasi yung mga apostol, nung sila kasi ay nasa may bundok ng Olibo, tanong nila yung templo. Napitin mo ang sabi sa verse 1. Umalis si Jesus sa templo at habang naglalakad nila, pita siya ng mga tagasunod niya, tinuro sa kanya mga gusali ng templo. So, galing na kasi sila doon. Kasabi sa verse 3, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng Maulibo. At lumapit sa kanya mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Ang tanong lang, kailan po ba mangyayari sinabi niyo? Ano ba sinabi niya? Yung total destruction ng temple. Ang sinabi niya, yung mga palatandaan na magkakaroon, parating na o mangyayari na, yung sinasabi niyang destruction of the temple. Kaya ano sinabi niya na makakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo? Dito nga sa akin, ano, mas malinaw eh. Nilagyan niya ng malapit sa inyo, naka-Islam. At makakabalita kayo na may mga digmaan din sa malayo. So, ibig sabihin, itong mga apostol mismo niya ang makakarinig ng digmaan. Kasi sila kausap eh. So, hindi karakaraka na pag binasa natin, parang tayong nagbabasa ang sinasabihan. It means to say, na yung digmaang tinutuwi ng ating Panginoon sa Kristo ay yung digmaan na masasaksihan ng mga apostol. Ngunit huwag kayong matakot. Sa panahon nga nila, binibigyan nga sila ng kapanatagan eh. Kinakailangan mangyari ang mga ito. At malinaw, sabi niya, ngunit hindi pa ito ang katapusan. So tinutukoy yung destruction of Jerusalem, yung gera muna ay nagpasimula noong AD 70. At nagkaroon ng total destruction at nawala ng residence ang Jerusalem noong AD 90. So nagkaroon niya ng digmaan. At sa pagdidigmaan nila, nagkagera, nakipaglaban ang mga Hudyo sa mga Romano, natalo ang mga Hudyo. Malapit sa panahon ng Panginoong Jesus, di ba? Kasi panahon ito ng mga apostol. Na yung mga huling panahon, bracket, kailan, kasi pag sinabi natin, uy, last days na. Saan natin inuumpisahan yung last days? Nagkaroon ng First World War. So, yan ang, dyan ba magsisimula ang pagbilang ng last days? Kasi yung last days, days nga eh, di ba? Dapat meron niyang umpisa. Kailan yun? Ang turo ng mga ayan, noong magkaroon ng digmaang pandaigdig. Pero hindi na tinuturo ng Biblia. At tinuturo ng Biblia, ang last days ay nung isubo ang Panginoong Kristo. Mababasa natin yan sa Hebreo 1. Basahin natin yung Hebreo 1. Tapos babalikan natin yung pangyayari sa mga Israelita. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan, sa pamagitan ng mga propeta, and then sabi sa verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamagitan ng kanyang anak nung nangangaral na ang ating Panginoong Kristo
Yun na yung sinasabi ng mga huling araw, ang sabi sa verse 2. Kasi nahati sa dalawa, noong unang panahon at itong mga huling araw. Sa verse 1, noong unang panahon. And then verse 2, and in these last days. So, dalawa. So, natapos yung unang panahon, natapos sa pagdating ng last days. Sa panahon ng pangaral ng ating Panginoong Heso Kristo. Eh ngayon, balikan natin yung Mateo 24. Ang sabi rito sa Mateo 24, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Sabi ng ngayon si Dot, nakita nyo, di ba? World War yan. Kasi ang mga bansa at mga kaharian. Hindi naman sinabing all. Pero nagkakaroon talaga ng mga digmaan ang mga bansa. Hindi naman sinabi ditong simultaneous. Sa kasaysayan, may mga bansa na naglalaban. Hanggang sa ito ngang Russia tsaka Amerika eh, di ba? Naglaban na sila. Mga bansa yan. Eh, halimbawa, kasi ganito yan eh. Ang isang bansa, kalaban ng isang bansa, eh, di ba mga bansa yun? Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa. Oh. Eh, kahit nung panahon ng mga apostol, ang Israel ay supposed to be bansa. Na-colonize lang siya ng Roma. Naging kolonya siya. Pero bansa pa rin yan. So, yung bansang Israel, nag-alsa, lumaban sa bansang Roma. O, di mga bansa yan, di ba? As history went by, meron talaga din ng mga bansa na mga naglalaban. Not necessarily World War. Hanggang nga dumating sa World War. So, hindi ito World War. Ito ay series of events na nangyayari. Hindi ito one time na gantong nangyayari. O, hindi po. At pagkatapos, sinaiba, magkakaroon ng tagutong. Actually, nung nilusob ang Israel ng mga Romano at natalo ang mga Israelita, nagkaroon talaga ng tagutong nung panahon kasi pag nagkakaroon ng gera, ang kasunod dyan, tagutom. Hindi yun mapaghihiwalay. Kahit saang lugar, magkakaroon ng tagutom pag nagkaroon ng gera. And then, ang sabi, lilindol sa iba't ibang lugar. Hindi po pwedeng yan ang palatandaan. Kasi kahit naman hindi pa sinabi ng Panginoon sa Kristo, marami na namang series ng lindols, di ba? Na mga nauna, mga earthquake, mga matitindi kung magbabasa ka nga sa history. Yung mga magnitude niya, sobrang nalakas. Yun nga, yung Mount Vesuvius, nung bago naman yun pumutok, eh, nagkaroon na ng lindol eh. Kasi, ang earthquake kasi ay nangyayari dahil doon sa pagputok ng vulkan sa ilalim ng dagat. Yan, okay, pagbukas ng mga, pagbabanggaan ng mga plates, mga tectonic plates na sinasabi. So, common yan ng paglindol sa iba't ibang lugar. Pag naranasan nila, ang gusto na iparating ng Panginoon sa Kristo, pag naranasan niyo yung lindol, huwag kayo matakot. Huwag niyo isipin na katapusan na ng mundo. Kasi ikaw kaya makaranas ng lindol. Kahit sino makaranas ng matinding lindol, mag-iisip na katapusan na ng mundo. Kasi ang gusto lang para dito ng Panginoon, kung makaranas kayo, yamang maranasan niyo lindol, huwag niyo isipin yon. Katunayan, nasabi sa verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Itinuturo dito ng ating Panginoon sa Kristo, dahil nagtatanong sila, kailan daw yung katapusan ng mundo. Nagsabi muna ang Panginoon na mga mangyayari na hindi dapat isipin na katapusan na ng mundo. Sasabihin niya yung palatandaan ng katapusan ng mundo doon sa bandang huli. Sinasabi muna yung maaring maging misconception nila. Eto, mararanasan nyo. Magkakaroon ng digmaan. Magkakaroon ng tagutom. Magkakaroon ng lindol. Huwag niyong iisipin katapusan na ng mundo yan. Yan ang gusto parating ng Panginoon. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang palatandaan ng katapusan ng mundo. Sa bandang huli, sinabi niya, ano yon? Eto, sa verse 11. Okay? Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. 13. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. 14. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng lahi, tsaka darating ang katapusan. Di ba malinaw? Dinugtungan ng Panginoon Jesucristo na ibinabalik tayo sa Old Testament dahil yung katapusan ng mundo nakasulat na yun sa Old Testament. Nasabi niya sa verse 15, nagsalita si Propeta Daniel tungkol sa kasuklam-suklam na darating na magiging dahilan ng pag-iwan sa templo, kayo mga babasa, unawa ninyo itong mabuti. So dito na sa verse 15, tayo sinasabihan na basahin mo yung Book of Daniel. Yun, kasi tayo na ang makakasaksi nung sinasabi doon sa Book of Daniel, yung magbabasa
yun ang mga kasaksi. Sinabi rito ang dalawang malalaking indikasyon ng katapusan ng mundo. So meron dito mga maraming word na propeta, maraming mga false prophets. Eh, nung panahon ng mga apostol, kung may false prophet man, hindi nga siguro lalampas sa daliri kung may bilangin mo. Pero sa panahon natin, naglipa na ang mga false prophets, hindi mo na kayang bilangin. And then, sa panahon natin, nakita na naipangaral ang mabuting balita sa buong mundo. Ito ang palatandaan ng katapusan ng mundo. Pero hindi palatandaan ang sabihin natin na last days, dahil ang palatandaan ng last days, yung nasa Hebrews 1 verse 2, pagdating ng Panginoon, and then bracket. Kaya tayo, nasa last days. Till I get up, time is barely on our side.